binubog sila nung entity na tong game number 1. Eh, kala natin Into the Breach, palag-palag na. Kaso binigla tayo ng Draw Ranger at Trend Protector. And speaking of those heroes, eh mukhang kinuha ng Into the Breach. Parang nandito raw yata yung swerte. Ah. So kunin nga natin, try natin gamitin against entity. And speaking of entity naman, they pick Rubik tsaka Undying. So nireveal agad nila dito yung dalawang support nila na tingin ko okay naman. Mukhang entity, no disable, no problem. Pero napakagandang pick na Brewmaster against Draw Ranger. Not only sa laning stage, pati sa team fight. Wala kaming pakiram sa'yo. Basta lumipad ka lang dyan. Yun nga yung nagiging plano ng entity dito. Pero yun nga, no, ninako nga nila yung nag-shutdown sa kanila, yes, last game. So nakita naman natin kung gano'ng kaganda yung mga overgrowth ni Katami kanina, diba? Siyempre, mm-hmm, sobrang ang laki ng dagdag or oo, bigay sa clash noon nung ma-overgrowth, tatlo, apat, tsaka, tapos free hit draw. Tsaka ang ganda rin nung naging itemization niya. Arcane Boots Dagger, tapos nag-rector treasure siya. Ano talaga siya? Confident talaga siya na makakapagbigay siya ng magandang overgrowth dito para sa kanyang mga kampe. So tignan natin kung magiging same performance ba with the Rubik. Pero uy, mahilig sa punuan na hero ngayon tong Into the Breach. Ha? Kumuha pa ng position for Hoodwink. Yes, I like the Hoodwink position for. Alam naman natin, laning wise, sobrang annoying tong Hoodwink. Isa to sa pinaka-annoying na position for ng meta na to. And of course, Hoodwink, maganda din yan kung papartneran ng, kaso nga lang, ayun na, tinikna nila agad. It's a Primal Beast would be ITV's offlane. And Primal Beast, what can you say about this pick, Sir Mike? Ito yung hero na pwede mo talaga gamitin against sa mga malalambot na hero. Lalo na kung mga katapat mo, ganyan, Draw Ranger, Sniper, yung mga walang pang-escape talaga na hero. Pero dito, parang sinecure na lang to siguro dahil may plano yung Into the Breach with this pick na Primal Beast. Kaso, hindi pa kasi nakikita yung carry ng entity. So, parang hindi pa ako ganun ka-convince na sobrang ganda nung naging pick dito na Primal Beast ng Into the Breach. Kasi parang pag sa laning stage, pwede siya buhatin ng Rubik. O sa taas naman, kung yung Undying naman makakatapat niya, pwede siya gangsterin din yan. Kasi malakas si Undying against strength heroes. And yung kasama naman niya ay Primal Beast Hoodwink. Kaya lang din mamain ni Undying yan. Basta levels lang. Diba? Yep. But I think isa din sa mga reason kung bakit nag-pick ng Primal Beast is hero na makakalapit. So, yung entity kasi, I mean, yung ITB kasi, they have the draw. So, there's a possible chance or malaking chance na yung kukunin ng entity is a range carry din. So, we'll see kung ano yung magiging fourth pick nila dito. But, naku po, hindi pala range. But, it's a Slark. But, still, this is a good pick up against a Primal Beast. Tsaka sobrang kawawa yung Primal Beast. Kasi agawan ka na ng strength, agawan ka pa ng lahat ng stats mo. Agawan ka pa ng, ng intelligence tsaka agi with this essence shift ng Slark. So parang magiging mahirap yung lane ni Primal Beast. Di mag-cooldown yung skills niya. Ang daming way para mag-gangstar agad yung entity sa lane. So parang not looking good agad yung offlane ng Into the Breach. Pero tingnan natin syempre yung magiging bans ng both teams dito because Entity and ITB is lacking mid lane heroes. Although syempre may nasa advantage naman ng Entity because they have the last pick. But of course, depende pa rin to kung ano yung magiging approach nila because of the mid lanes. Yung mga uso talaga na mid lane ngayon is usually nakikita ko tiny mid, Pango mid. Bango. Kaso ban pala yung Pango dito, no? Third ban pala ng entity. Sabihin ko sana naman Ember yung kunin ng entity para kay Stormer. Kaso binanda rin. Pero pwede silang mag-invoker ulit. Okay lang naman. Pwede silang mag-invoker dito kasi ano din yun, pag nag-setup yung Primal Beast, tornado mo lang, di ba? Tsaka ano din eh, kailangan din nila, well, ang problema lang doon, baka mag-agawa ng farm. Pero parang kaya naman nila sagutin katulad na nangyari nung game number 1. Na kahit nag-quest exert si Stormer, hindi naman natin naramdaman na nag-agawan sila. Pero yun, binan na nga ng Into the Breach yung possible kunin ng entity. Tsaka maganda naman performance kanina ni
Storm Stormer sa Invoker eh. Tinatry niya nga patayin ng level 4 yung Lashrak eh. Pero yun, speaking of Lashrak, binan na rin ng entity. So, ayaw bigay ng both teams yung ginamit ng game 1, no? Kasi nakita naman nila, even though talo yung ITB kanina, eh, maganda naman yung performance nila eh. Tsaka early game, masakit din talaga yung Lashrak and also it can, you know, mawawala agad yung tore mo pag Lashrak yung kalaban mo. So, this is a good ban for Entity and for ITB, of course. It's either magre-react na lang yung Entity sa magiging last pick ng Into the Breach or pwede nga sila mag-tiny. Maganda nga tiny mid din dito Entity's for Entity kasi malambot yung mga heroes. Ayun, inagaw na. Maganda kasi yung tiny for Entity kasi nalalambot ng heroes ng Into the Breach eh. Parang kung ano sa 4 picks kanina, yung primal beast lang yata yung hindi madadala sa isang combo eh. The rest mabubura na eh. Kasi nga, inagaw ng Into the Breach. Yep. Super Entity. And maganda talaga yung Tiny ngayon. Kaya nga lagi siyang pinipick eh. Tiny kasi dito, isa din to sa mga heroes na makakagank early on. Diba? Makakapag-snowball early on. Ganking the Slark sa taas. Pwede niyang ma-avalanche to. Siyempre, may Hoodwink din ang Primal Beast. So, that pag if ever na gagank siya sa taas, easy kill lang sa Slark dito. But of course, Entity, they have that last pick. At pinag-iisipan talaga nila kung ano yung ipipick nila against sa Tiny. And that would be an OD. Napakagandang pick naman nito. Diyos ko, may hirapan yung Tiny sa may mid. Tatago-tago lang tapos yung makunat ng Primal Beast. Wala naman pakialam yung Arcane Orb ni OD dyan eh. Lalamunin talaga sila. Tsaka sakto rin to kasi kung titigong min drop ng Entity, wala silang hero na kaya mag-take agad ng Roshan eh. So ayan, maganda yung OD sa addition. And ayun na nga, yung mga disable, yung mga tago-tago niya rin talaga. And I do think na hindi magiging ganun kaganda yung ka-basic yung lane ni Tiny dahil sa katapat niyang OD. Yes, I agree. When I play mid lane, ang isa sa mga ayaw kong katapat, lalo na pag melee ako, is an OD. Kasi nga, syempre paglalapit ka sa range creep mo, di ba? Tago lang ako. E di, isang range creep, ang laki kayo ng XP na bigay nun. So, di ba, ang big thing yun pag early game? Lalo na pag pag mid ka tapos nadanayan ka na ng dalawang range creep, alam mo na okay, may hirapan na ako rito. Magsisimula na maging hirap dito kasi mas mauna na mag-level yung katapat ko. So tignan natin kung ano yung magiging sagot ni Tiny sa katapat niyang OD kasi matchup, matik OD na ako dyan. Pero in terms of the whole draft, entity pa rin yata ako kasi hindi ko sila nakita ng hero na panghuli talaga sa Stark eh. Parang ang only way na ma-burst agad dala yung Stark is yung Tiny talaga. Kaso, nag-aalangan na ako sa lane ng Tiny dahil sa OD, nakakatapat niya. Hirap pa naman ulit ng Stark. Ano ba disable nila dito? Overgrowth, Bushwhack, tsaka yung Avalanche Toss. Yes, sir. So, of course, tingnan natin dito because sa mga kasali lang, by the way, this is the game 2 ng Entity versus ITB. And game 1, nanalo po yung Entity, no? So, we'll see if would this be 2-0 or mag-force ba ng game 3 yung Into the Breach dito. Pero yung sabi mo nga kanina, I agree with mahihirapan talaga si Tiny with the OD dito. Yun nga, kailangan kasi na niyang levels para ma-up niya agad yung Avalanche Antos niya to gank out the Slark. Syempre, 'di ba, isang kombohan mabilis lang mamatay yung Slark. So, ang problema nga syempre is may pounce out din kasi yung Slark. Oo. Tsaka possible nga na hindi pa nila ma-burst dahil possible na madali nga yung items nila lalo na si Tiny kasi yung katapat niya eh pambosit na hero talaga. Ang problema pa nila dito sa Slark eh pwede magkaroon ng shard ulti, nas Aghanims, lalo silang mahihirapan na hulihin yung hero na yan. Kasi mga disable nila, pwedeng-pwede lang naman i-dark pack eh. Kung matatimingan nung Stark eh. Yes, but of course, we'll see kung makakakita ba tayo ng patayan. First Blood, maybe, sa Bounty Rune. Magkakakitaan si Shibe and Watson dito. But do they have that disable, Toby? Wala naman. So, it is actually 3 bounties will go to the side of Entity. And sobrang tagal na rin pala hindi nagagamit ng Entity yung Draw Ranger. Oh. Ay yung Outworld Devourer.
4 months ago, wala pa rin nung nakikitang UD. Yeah, but samtalang sa top lane, ito na, may gusto ng Former's Blood. Sino kaya unang mamamatay? Toby, masaslow siya ni Autocar dito. Toby needs to run away. He's kind of tanky though. But is the damage enough? One more hit from Autocar and Toby will die. And First Blood will be taken by ITB. But of course, the First Blood is brought to us by Rivalry. Yun. So mga tropa natin, gusto mag-bet, alam nyo na. Rivalry.com/DuponWXC and huwag na magkakalimutan. Hashtag bet responsibly. Kung may katanungan kayo, PM nyo lang yung KuyaNic page at may sasagot sa inyo dyan, mga sir. Yun. Yes. But dito naman sa baba. Okay. Primal Beast up against Slark. Ito si Primal, eh, mili siya. Kailangan talaga niyong lumapit para makapag-last hit, no? So, medyo tamang right-click lang si Slark dito to punish a bit the Primal Beast. Gain some temporary stats. Stats sa kanyang galit. Duga talaga niya, no? Strength tapos. Parehas magnanakaw yung katapat niyo. Hindi dapat magdikit tong ITV . Kasi pag nagdikit tapos matatamahan itong Undying, nako magiging problema yan. Pero the good thing naman is si Immersion naman, range naman yung kasama ng Primal . So kahit papano, may reply din na parang masasaktan din ng onte yung entity. Makakaganda naman with the harassment. Although naman nga lang talaga yung entity, pero diba kahit paano, hindi sila yung one-sided lang na harassment talaga. Andiyan pa rin yung nakakapambosit, tsaka kakakita lang natin, nakakapambosit pa rin ng last hits, di ba? Nakakapag-secure pa rin ng range with that bushwhack na hawak ni Kuya May Immersion. Wala, hindi gumana yung best tier . Try natin sa mga saktuan lang. Sa mga saktuan lang. Mga gold tier lang na hero. Si Stormer, palong-palo . Master tier pa rin . Oh, but samtalang bottom lane dito, Fishman. Hindi naman masasaktan kasi of course it's an Undying, sir. Ang daming mangga na baon. Ang daming baon yan, pero Toby, masaslow naman siya, pero he is fine. He's a strength hero. Tsaka alam niya kung saan siya magpuputol ng puno para madaling makatakbo. Hirap yan. Pure damage pa naman yung Arcane Steel yan. Pero so far, yung Tiny, pare-parehas lang sila nung last hits and denies ng OD dito. But, ang maganda din kasi sa Tiny, kahit melee siya, malaki kasi yung damage niya . So, diba, medyo mahihirapan din sa pag-deny itong OD. Dapat mag-wait siya ng second skill niya, ng patago niya. Siguro, makikita natin yung tataas yung lamang ni OD dyan sa Tiny once na mag-level 3 na yung Astral Imprisonment niya. I know. Pero syempre, kamustahin naman natin yung bottom lane na pareha silang nagsasakitan. But kinda hard to kill a Primal Beast still, even if Slark yung katapat kasi. Grabe, mang gangster tong si Dumaday ba? Trend Protector. Behind that tier 1. Oo. Wala na tier 2. Wala. Alam din ni Katomi na wala siya magagawa . Kung makikipag-normalan siya sa Trend Protector, lugi din siya . Rubik ka lang tapos Trend Protector yung kalaban mo. Habang yung Draw Ranger niya, ayun naman yung gusto ng Into the Breach. Basic lang yung farming ng carry namin. Which is nangyari naman din ng game number 1. Kaso, hindi ganun. Gaano gumana yung kanilang carry CK. Yep, but Hidaro will just go back. Hindi na sila, hindi naman, wala pa sila masyadong kill potential dito . Ang gagawin na lang ng Trend Protector is, protektahan niya talaga niya yung kanyang carry. Living up to its name lang. Protect lang. Mm-hmm. Diba? Para makapag-pernumayas and kitig naman yung last hit ng Draw Ranger, di naman nagagalaw. 25-6, sabang yung Slark 17-4, medyo nakokontest-contest pa. Yung draw pa nga yung lumamang, no? Nag-expect tayong Slark kanina. Pero mid lane dito, wala naman masyado pang patayan. Both of them will just try to, you know, get the creeps, get their levels, get their farm. Pero samtalang bottom lane, i-go na nila yung kanilang hoodwink. But sobrang ganda naman ang bushwalk doon, sir! But Immersion needs to back up a bit. He's kind of squishy. Watson dito, maghahabol, but they're under the protection of the tier 1 tower. So that's fine. Bawas-bawas lang. And tubos na rin agad yung zombie, kaya di na nila mapapatay pa si Immersion doon. So, Immersion,
mukhang hindi naman uwi. Dahil meron naman din siyang consumables pa kahit papaano. At makabalik dito sa main lane. Kasi hindi niya talaga pwedeng iwanan si CB. Mahihirapan lumasit si CB pag iniwanan yan. Mahihirapan talaga, lalo na decay. Tapos ang daming mangga, diba? Spam lang yan ng decay. Hindi talaga, no? Hindi ka talaga yung primal beast na nakakatakot dito sa may game na to pag nangyari yan. Pero do you think, yung sa OD, ano yung magandang magiging build ng item niya? Would it still go for that Meteor Hammer? Or hindi na, yung right-click na build na lang? Right-click build na lang. Pag Meteor Hammer kasi, ang dami rin pwede pumigil sa kanya from afar eh. Pwede siyang masagasaan ni Kuya Musibe. Pwede siyang i-bushwak lang nung, pangalan ito? Hoodwink. Tsaka mas gamit na gamit din yung right-click kasi draw ranger tayo ni kalaban niya. Tama. So, gusto ko nga magkaroon siya Witchblade build. Witchblade build? Oo. Lambot pa naman nung dalawang support ng ito na bridge. Parang tatlong palo niya lang mabubura yan eh. Lalo na to si Hoodwink, no? Oo. Sobrang squishy na hero. Pero of course, ito makakita nga tayo ng gank from Supreme. And we'll see kung sino yung makukuli nila. But I think si Fishman nga ata yung mapagtripan. There we go. There's the avalanche. At matatamaan pa. Masasagasaan pa. And Supreme will get that kill. Buti na lang. Naging AOK pa kahit pa paano yung rotate ni Supreme. And siya rin yung nakakuha ng kill. So hindi mapapasama pangit yung pag-rotate niya. Diba? Na nabigyan pa ng space yung draw yung outwall, I mean OD na nakapag-farm na ng play sa may mid. Grabe na naman kasi mag-secure ng mid tong entity. Tignan mo naman yung vision. Nasa dalawang ward, no? Nasa mid lane. Pag-secure ng top row, ayun yung maglagay sa baba. Inisip nila kahit sa ang angulo makikita pero the toss hindi nga lang aabot. May chance sana sa late takedown yung OD dun kung nag-connect yung toss. Kaso that was a nice attempt pero it was a fail attempt but it's okay because it's still 7 minutes into the game. And of course, makakita tayo ng iba pang ganks dito sa mid lane but parang may bakbakan ata dito sa bottom. Wala naman. Taas na nung ano, nung mana nung OD, 215. Tago, ano eh, max level na yung Astral Imprisonment niya eh. Kaya tago na, gamit na lang ng gamit sa Tiny. Hindi naman siya mabubusan ng mana with the passive na meron siya. Yes. But, Stormer pwede will magkate. Get the double damage room. Tommy? Okay, hindi naman na. Dalawang hindi tago. Na nila isipin na. Di nata kaya na patayin pa yun eh. Kasi masyado na malalim sa tier 1 tower. Pero samtalang Sting ang papatayin. Si Toby ata yung papatayin nila. But there's a TP from Stormstormer. Naku po, nakadidi yung OD. Nandito pa yung Rubik. And Otaker mahuhuli ba? There's the lift. And there we go. One more hit from the OD. Will secure the kill. Sarap. Ito yung sulit na rotation. Kahit na gumamit ng TP. Kasi carry yung nakuha. Abang sa baba. Nag-rotate yung Tiny. Support lang. And pa-level 6 naman na yung Slark. So, by the time na mag-6 siya, pwedeng-pwede na siya iwanan din dyan ng Undying kasi hindi naman din ganun kadali mapapatay ng Primal Beast and Hoodwink yung Stark eh. Tsaka pag babawasan mo yan, tatago lang ulit ng saglit. Paglabas, full HP full na, di ba? Ulit. Parang wala, parang ano, parang baliwala lang yung ginawa mong harassment. Di ba? Yes. But by the way, guys, shoutout pala sa lahat ng nanonood. Kahit anong oras na ba? 2:30 na, pero grabe. Pero may nga, dami pa rin nakakasubaybay. Pero syempre, wala. Si Fishman dito, mahuhuli din. There's the tomb. Narawang yung mga zombie, sir. So, they'll just go back. Amin lang, wag na. Grabe, parang guardian sa school ah. Oh, pala kang ID, bawal dito. Di pwede pumasok, pero sa may meet, ayun, ang tagal na ng duration ng Astral. Diyan mo na mararamdaman yung, ano, pikon. Pagka-pikon. Pet-pip ko yung second skill ni Udi Salin eh. Hindi ko makakalaro na maayos. Pangat ka, Dota. Pero ito, once na makakuha sila ng ultimate ni Brewmaster dito, no? Magiging, feel ko, problema. Pwede silang mag-go ng mag-go eh. Problema to. Lalong-lalo na sa draw ranger. Eh yung, buti nga, kaya ano, Tiny mid tong into the bridge eh. Iniisip ko lang. And then, mukhang most likely, ayun naman yung gagawin ng Tiny dito. Ayun naman yung naging usual build ng mid na nagpi-physical damage din.
So, parang kahit mamatay yung Draw Ranger nila, hindi sila ganong magkukulang sa damage. Meron pa rin pang gagalingan with this Tiny. Sana, Tiny, eh, magtuloy-tuloy yung ganda ng linya kahit papano. Pero there's a bounce, mahuli nila. Si Shibay dito, patago pa. Immersion, wala na siyang mana. Wala na siyang maibaba tong skills. Tatakbo palayo, and he has still that magic wand. So I think he is fine kahit if everman mag-ulti si Stormstormer dito, mabubuhay pa rin yan. Kaso nga lang, sa top lane, namatay yung draw. Oo, oh, nakato position yata siya at nabuhat at nagamitan ng ultimate itong Brewmaster. Pero sa mababa, sayang masyadong magang ginamit ni Odie yung tago. Dapat hinintay niya muna umak siya na mag-onstat bago niya tinago eh. Oh, dapat talaga ganon. Pero ito ba ang dapat? Kaya ba nilang patayin yung OD? Sharpshooter will be committed. Pero wala nang additional skills na ibabato. Yun, no? Okay. Kala ko nakuha yung heal. Pag nakuha yung heal, may wala din talaga kakalagyan yung push dito ng DPC. So ito na. Tago and the slow. Si Bay. Naku po! Binagsakan na. Binagsakan na. Galing sa langit, and Stormstormer will get that kill. It's a 3-2 in favor of Entity, pero hindi pa doon natatapos. Ito pa, si Immersion din daw. Abot ba, there's a living armor, Oy. Pero mabubuhay pa at makakapag-TP out pa. Mm. Buti mga ganyan ginamit yung Magic Stick at hindi naman siya sasama sa ukay kay Sibe. So, Ode rito mukhang farm na lang siya ulit, and yung Tiny hindi pa makapag-rotate fight pa paano kasi hindi ko pa rin siya nakikita na nakakakuha ng magandang rune. Oh, pero kahit wala masyadong magagandang rune, pag gank pa rin talaga tong yung kaso ang problema eh. pwede talaga siya sundan na rin ng OD kasi ang ganda na ng start ng OD at top network 5.2k network meron ng Midas, so mas bibilis pa yan. Same goes with sa kanyang level. Yes, pero oy, Watson, sinusundan si Immersion dito. There's the pounce for nice sidestep. Kaso nga lang matatama ni Katomi dito. And Katomi will get that kill. Nagkamali ka, sir. Dark po yan. Meron dark pounce na malalaman ko. Nakikita ba siya? Ayun, ang dali man nakaramdam ni Watson. Pero bottom lane dito. Mustahin natin, Stormstormer. Okay, he's going for the Blink Dagger and then Aghanim Scepter. So maganda yan, no? Aghanim's, dalawa yung mapapatago niya. Oo. Sobrang mabubuhos talaga. Sabihin mong malambat yung dalawang sun eh. Dalawang support ng Into the Breach eh. Tago nyo muna yung Tiny Draw o kaya any of the two cores dito ng Into the Breach. Tapos tsaka nyo patun yung dalawang support. Wala na agad yung problema sa sustain at sa disable. Kasi yung disable na basic lang sa Tiny at Toadwink lang manggagalay. Yes, but it's a two-man smoke from Entity. OD and Rubik will try to find somebody to kill. Makikita ata nila yung nakupo. Makikita nila yung draw dito. And Toby is also here. Ayan na. Pinatago na at sasagasaan pa ng Rubik. Walang magagawa si Otaker but to accept his death. And it's a killing spree for Stormstormer. Kala ko Primal Beast yung nasa top. Narinig ko pa naman siyang humuhuli. Yung pala stolen onslaught yun ng Rubik. And again, another easy and good kill for the side of Entity, and now they will try to take this tier 1 middle tower, and once this open up, mukhang masasulit nila Stormstormer yung ward na nilagay nila sa may jungle area ng Into the Breach. Ayan na, pinatago yung Tiny natin. Toby's also here. Katomi, maabot ba ng lift? Yes, sir. That avalanche on three heroes. Pero naku po, the counterplay from ITB. Two heroes down for Entity. Parang mamamatay din ata si Fishman dito. Undying, mag-commit na ng Tom. Pero nasa may taas yung draw natin. But it's still a 2-for-2 trade. But still, Stormstormer dito. Payaman ng payaman. At wala na silang magawaran sa may di kahit pa paano. Tinatago-tago na lang sila. Out of position na rin yung draw yung tayo ni doon eh. Akala ko mabawaliktad nila yun eh. Oo. Kasi ang ganda ng pag-pulverize doon. Kaso nga lang. Di rin tumama yung di rin tumama yung sanity sa clips ng OD. May mabubura sana ng isa rin eh. But, two teams, nag two-man smoke.
At ano kaya ang pinaplano ng dalawang to? Kaso mahuli nila yung OD dito. Nako po, Bushwalk, there's the toss. And Supreme will get that kill. Pero samantalang sa may top jungle naman dito, mahuli nila si Autocar. And Autocar, walang magagawa. Kundi mamatay na naman. It's a mid 4 carry trade. Pero hindi pa dun matatapos. Primal split will be committed. Nice Bushwalk though, but Immersion cannot save himself. Pinalipad yung monster. Kaso, I think mamamatay nga siguro. Uy, Watson. Sabi niya, uy, masakit. Ayoko sundan. No, lumipad na naman yung tiny. Lipad ka muna. Bawal ka muna mag-dota. Pero tingin ko in the long run, mas pabor pa rin yung teamfight na yun. I mean, yung mga pickups na nangyari for entity. Kasi, dalawang best na sunod na napatay yung Duro Ranger. Eh. So, yung farm yan, delay na lang at least 2 minutes. Kumpara mo dito sa Stark na, ayun, with the teamfight na nangyari, nakakuha pa ng Perma Essence Ship. And yung UD nila, hindi naman na ganun, kahit na nawala ng streak, hindi ganun gaano karamdam yung pagkamatay kasi may Midas din naman yan eh. Yes. Makakabalik at makakabalik siya. Makikita naman so, yun, natin. So yun, looking at the bigger picture, mas lamang talaga yung entity dun. Yes, and of course, yung sa side kasi din ng entity, sa totoo lang, nahihirapan sila mag-push ng Torre talaga. But speaking of push ng Torre, ITB, they will try to take the mid lane. Kaso syempre, ide-def yan. Ito na nga, no, tinos na papalapit si Toby. But there's the silence from Autocar. Watson though, kailangan niyang patayin si Supreme kung gusto nilang lumamang. Pero there's patago ng OD. Bushwalk onto heroes. And maybe they will just go back. But it's okay because they got the kill dito kay Supreme. Ayun na nga, nahihirapan nga talaga sila mag-take ng Torre pero kung Roshan yung pag-uusapan, mabilis lang ang kaso. Hindi sila makapag-take ng Roshan basta-basta. Wait lang, nabati yata. Magro-Roshan? Sabi nila, magro-Roshan kami. Wala makakapigil, okay may RK naman daw yung OD eh. Ayun, bigyan niya sa OD. Hindi na ata ito i-co-contest. Wala din kasing Tiny, mahihirapan sila even though they have the overgrowth. Wala pa din masyadong damage yung draw kasi. So, AGs will be taken by Watson. And maybe this is the time na makakapush sila ng tower. Oo. Tsaka mahirap din pag trenade din kasi mag-charge talaga ng Primal Beast. Tatago lang ni Wood yun eh. Yung parang yung pinakayo mo sa lahat. Para nabuwasan kagad ng skill ng walang kakwenta-kwenta. But there's the lift. Papalapit. Uy! Sharpshooter! And the avalanche on the toss will secure the kill dito. Hindi pa. Nabuhay pa. Grabe naman yung patago save nun. Sabi na eh. Nawala sa Dota bigla. Yun dun pala sa taas tinago. Well played for Stormer. Gamit na gamit. Nagpapatunay na master tier siya sa kanyang OD. Ready na ako sabihin na mawawala yung Rubik eh. Pero grabe yung save. Na-save pala nung OD. Ito naman, Vessel and still pushing this tier 1 top tower which is almost 1/14 HP but 30. Kitaro, 30, yeah. Still tries na i-heal tong Torre kasi nanigurado na. Binagsakan na ng tombstone. Dito ililibing ang Torre ng into the bridge. Finally, what is happening? Sabi ni Kitaro. Pina-delay na lang niya. Alam na nila eh, kasi hindi na sila nag-attempt na mag-TP doon, hindi na sila nag-attempt na i-def pa nila yung top lane. So parang okay, just delay things, pero wala, basag na din talaga yan. Kaya mas okay na mag-farm na lang kayo dyan kasi depend natin itong top. And the outpost, controlled na rin dito ng entity. So again, the XP income nitong Into the Breach is lessen na kumpara mo dito sa entity o kumpara mo sa XP na nakukuha nila kanina and wards being put up by undying kasi wala pa sila masyadong aggressive wards kahit na may ages sila 3 minutes pa. Ayun yung nintay ko at ILB yung maging aggressive na talaga at sama-sama itong entity with these ages na hawak nila. Pero yung Into the Breach yung sumasama-sama dito. Ayaw na ayaw nilang ibigay yung mid nila kahit full HP na naman because of that trend. But of course, entity, they have that Aegis at yun nga sabi mo earlier na kayang-kaya nila talaga makipag-clash. All of their ultimates are up, they have the primal split, diba? So, pwede silang maghanap ng papatayin. And Stark naman, 2,000 gold away para sa actually, 900 gold away na lang. Aghanims, no? Oo. Pag nagka-aghanims yan, in-out na lang yan. Cha-cha ang gagawin dito ng Stark.
Siguro yun yung hinihintay dito ng entity, Ate Joyce, na Amin at LB magkaroon ng agonyms ng Slark para di na siya mahirapan tumimfight mamaya, basta-basta. And, oy, bakbakan sa DD, nakuha pa nga ng Tiny dito, mapapatago, pero is the question is, mabubuhay ba? Yes, mabubuhay naman. Ultimate will be committed by the Undying. Naku po, mabushwak, masilence yung Slark, pero nakapag-bounce out pa naman siya, and wala pang mamamatay sa clash na yun, but it's okay if everyone namatay siya dun, no? Kasi, have the ages. At ayan na nga, yung sinasabi nating Slark, nabawasan, sobrang baba ng HP, full HP na naman ngayon. Parang wala lang nangyari. Oh. Parang kala mo nag-hello lang sa mid. Pero wala pala talaga mangyari. Pero silang nakasmoke. So kung saan papunta yung entity, yun sana plano nila is sa likod sila manggagaling, eh parang nag-swap lang sila ng position dito eh. Si Stormer yung mahuli nila. There's the Avalanche at the Tossot. Naku po, dinilit sa mapa. Biglang namatay ng ganun-ganun lang. But there's buyback from the OD. But Slark dito, may hahabulin. Fishman nga lang yung pumupronta. Sobrang unat, ma-overgrowth. Kaso, mamamatay yung ating draw. Ito na. Lumalabas na naman yung kahinaan ng Into the Breach na napag na-out of position yung kanilang carry. Wala silang any hero na magsisave sa kanilang carry. Diba? I mean, andyan yung heal, andyan yung possible delay with the bushwhack. Kaso di pa rin nila na-execute eh. Hindi, mahirap din talaga yung draw pag nalapitan yan. Oo. Kahit may, sabihin natin, may living armor, mahirap pa rin mabuhay eh. Especially up against, but with the force out naman nila, yung buyback ng OD. So I guess that is still a little bit of positive thing for ITB. Kailangan na ng shard na tong Stark. Kasi kompleto na siya, meron na siya agad yung Stark. Yung shard na lang ang kailangan niya para basic na lang magiging teamfight nila against Into the Breach na kahit mag 1v1 sila ng Draw Ranger, basta wala nang bullet shot yung Draw Ranger, madali siya makakait, pero wait lang. Yeah, Bilis. But there's the Avalanche. Uy, nice sidestep. Dodging that sharpshooter from Immersion. Tamang takbo na lang muna. Pero hindi pa doon natatapos kasi 5-man yung gusto na nga Into the Breach dito at makakuhuli nga nila si Fishman. Fishman na namatay din yung courier niya doon. Good thing na lang napigilan. Kung sino pa yung nagligtas, siya pa yung nabigyan. Okay lang kasi much better naman kaysa naman mahuli eh. OD or Slark. Oo, diba? Sa bagay. So, pwede na. Pwede na. Mage Slayer, naku. Sakto rin yan. Na yung kalaban mo is timing na iba-burst ka lang din together with the combo nung sharpshooter ng Hoodwink. Kaya okay na okay din yung Mage Slayer. Pero ito na naman. Ayan na. Sharpshooter with the bushwhack. Avalanche and the toss. Tasasagan. Pan. Naku po. Stormer mawawala na dito. But there's a TP from Brewmaster. But wala. Stop na lang. Wala din siyang Primal Split eh. Ayan na. Meron na. Hindi nila pwede contest basta-basta kasi yung draw, yung OD nahihirapan na mapipilitan siya mag-BKB pag ganyan yung nangyayari lagi. Para kahit paano pag nakapag-BKB siya within the duration nung Avalanche toss, eh pwede sila mag-fight back. Pero ito nabuo na yung Mage Layer tsaka Aghanim Scepter and then Mage Layer. So pag ini-aim tong OD pero oops, wait lang kasi mahuhuli nila dito yung ating Trend Protector. Nice silence from Otaker. That silence will make the Slark go back. So, wala palang magbaba kasi magbiblingin wala yung Tiny dito. Ayan na naman, matatama na. Fishman nag-commit ng ultimate but I don't think he will survive. And that's one hero down for that clash for entity. And ITB dito. Ano kaya ang next nilang plano? Tingin ko ITB, kailangan lang talaga nila maging consistent on what they're doing right now na sulitin nila yung combo nila na Hoodwink Tiny. Kasi sobrang effective eh. Nakakapang minus 1 sila, nakakapang minus 1, even OD, nabapatay nila eh. So tingin ko kailangan nila sulitin yan to the point na umabot yung Draw Ranger is magkaroon na ng Hurricane Pike and BKB para hindi na siya basta-basta mag-go kung mag-go man siya dito ng entity, hindi siya basta-basta mamatay. And thing, ayun, consistency lang talaga yung kailangan dito ng Into the Breach. And entity naman ang kailangan nila dito para manalo is maiwasan nila yung combo na ginagawa ng Into the Breach. So, more on vision sa mapa yung kailangan nila para makita nila yung magiging movements ng Into the Breach.
Oh, ito talaga gusto kong game, no? Tignan mo, yung for sure yung win probability dyan, pinakita kanina, 49% to 50%. So, I feel like ganun pa rin sa ngayon. Kasi kung sabihin man nating mayaman yung OD, eh, mayaman din yung draw. Kaya nga pinapatay nila yung OD. Pero yun nga ang magiging problema is itong Slark din. At ayan na nga, no? Dalawang pounds TP out from immersion, hindi na siya makikita. Yun lang. Kalungkutan, 3 stack sana yun kay Stark kung napatay niya. Kaso wala eh. Ito naman, Aghanims na. Kailangan mo na mag-BKB, I think. Pero hindi niya ikukulit. Kaso pag di niya kasi kinulit na, I mean, pag pinilit niyan, pwede kasi siyang ma-burst down talaga eh. Lalo na pag nagkaroon na ng damage item yung tiny talaga. Nasabihin natin kahit simpleng Silverage o Crystalist lang. Oo, pero siyempre, yung tiny naman dito, he's going for what? He's going for a BKB. After that blink dagger and sakto rin, syempre ay may itago ka ng itago kada team fight. Wala kang ginawa. Wala eh. Yun, that was a good item choice round tiny. But syempre yung entity dito naglalaro na sila dito sa malapit sa may Roche pit. Of course, they're waiting for that Roshan to respond. Five man dikit na yung ano eh, yung dalawang teams din mo, yung sa Into the Breach naman nasa ano sila. Nasa may bottom sila. And 1 minute mag-spawn yung Russian natin, yung outpost naman eh control ba ng entity rin yung top? Hindi ko na maalala. Demo. Oh. Ayun na nilang mag ay may arcane rune yung tiny. Ayan, maganda yan for the next clash. Natin item check. There we go. Otter malapit pa sa kanyang BKB. May BKB na din si Shiba yung tiny dito. So next clash, makikita na tayo ng maraming BKB na pinapop. Yes, and meron na rin initiator dito yung Into the Breach kahit para with the dagger na nakuha ng Brewmaster. So pwedeng-pwede na sila yung mag-take ng teamfight kung saan nila gusto dalhin o saan nila gusto kung ano gusto nilang gawin. 'Di ba? Oo. Eh, pero hindi talaga nila inaiwan tong spot na to eh. Ito entity. Nag-aantay sila. Kung sino yung madali, kung sino yung pupunta. Ops, ang may pupunta dito, sure dead. But, of course, wala. Hindi talaga. Kanina pa to. Kanina pa sila nagdidik. Ah, okay. Yun. Magsasmoke pala. Kasi yung 8 yung Roshan na spawn. Naku, hindi yata nila abutan to. Mabilis lang to with the Arcane Orb ng OD. Ang layo pa ng ikot na ginawa nila, oh. Ang layo nga, they no? Make sure talaga na hindi sila malalamangan in terms of high grounds kasi pag doon sila umakat sa kabila, baka maabangan sila, matambangan sila dito ng entity. Pero, ayan, entity mga sir, nakuha na nila ages ng walang kahirap-hirap, walang kakontest-contest. And tignan natin kung alam ba ng entity na umikot dito yung Into the Breach. They have an idea na nag-smoke kasi nga walang nagpapakita. Sa mapa? Sa mapa. Pero di nila alam kung saan. Kaya sila, eh, yung entity, dikit-dikit din sila, no? Tingnan mo naman. They have the ages, so meron din silang higher advantage sa next clash kasi dalawa yung buhay ng Slark. Eh, may ultimate pa yan, di ba? So parang kung isipin mo, tatlo yung chances niya ng life niya. So tignan natin. And speaking pa na pala dito, OD kumuha na rin siya ng shard, ah. Para pa nagtago siya, madali na lang din siya makaka-reposition. Kung sino may tatago niya, pwede makapag-reposition. The Rager going for that sa Butterfly, which is a good item against heroes such as Slark and Tiny. Para yung some of their attacks will miss na dun pa naman sila nakasa yung mga hero ngayon sa attacks nila. I mean, normal attack pala. Okay, but ITB, they want to get a tier 2? Maybe playing here sa may triangle ng kalaban, but wala no, ang parang lalayo lang nila. Nagda-dodge lang ata ng clash to eh. Hindi nagkakatagpo, pero ito mukhang may magkakatagpo. Kabisyon namin yan si... Oy, there's the initiation from the tiny. Nice tago by Stormstormer. Nice sidestep. Walang tatamaan ng sharpshooter, but we'll see. BKB pop from Shibe. Primal split will be committed at mauhuli yung Clark. Naku po, na-overgrowth sa taas habang tinutos. Pero sino unang mamamatay is the question.
There's the ultimate from Storm Stormer, pero wala pa rin mamamatay kahit isa. Otaker sobrang low, he will pop his BKB and he needs to run away, but no, wala na talagang makakapag-save sa kanya. That's two heroes down for ITB and Watson will get the kill dito pa sa draw. Ito na yung problema nila, na malikot na Stark, merong shard, basta-basta sila nakapasok, plus yung Odin may Aghanims. Kung ano na nagpapatong-patong ng problema dito ng Into the Breach, parang yung kalamangan na meron sila kanina, madali lang nabaliktad. 3K network lead na rito agad for Entity. They still have these Aegis with a 2 minutes and 30 seconds na duration. Pwede kumulit sa mid. Meron pa naman silang vision dito eh. Oo, tsaka may Aegis pa sila. Yes. So, hindi ma-worry yung Slark dito. Dalawa naman buhay. Okay na okay lang na gumong. Siguro may plano. Matagal nga lang talaga kasi wala talaga silang hero na nagta-tower push. Nagsisiege. Diba? More on clashing sila. Para makapag-push sila, dapat manalo sila sa clash, no? Yes. Kailangan matagal din yung cooldown nung ito dito, the timer na kalaban. Okay, so we'll see. They still have 1 minute and 50 seconds for the Aegis before it expires. So it will be a 4-man smoke coming from Entity. At question ko, may mahula ba? Yes, sir. Shibay will need to pop his BKB. He needs to run away. Kaso sabi nila, wag na lang yung primal. Nag-BKB. Okay. E di dito tayo sa draw. Ito na nga, ma. Uy, naku po, masasagasaan. Naku, pero ang ganda naman ng bushwalk doon, sir. Naku, and that's one hero down. Aegis will be pop as well. Toby, mamamatay dito. And Supreme then with the toss. Pero sabi nila, ayoko kay Undying dito muna. Ako kay Slark. And Undying as well will die. Shibay with a double kill. 4 heroes down for Entity. Grabe nang mistulang RP yung bushwalk dun no Hoodwink. Hindi na nakagalaw yung heroes dito ng Entity Plus. Napakagandang pagkakatiming pa ng silence, ng pagkabuhay, ng strike. Wala na sila nagawa. Sayang, almost half HP na yung buhay ng Draw Ranger bago siya nakapag-BKB. Which is yung sana yung time na kaya-kaya na siya labanan ng strike kahit mag-BKB siya kasi yung bushwalk talaga. May mga support natin nagpapakita ng gilas ha. Kanina si Kataomi. Tapos ngayon, yung Hoodwink na naman, no? Immersion na lang. Immersion naman. Mabawi. Position for match to, ah. Position for match nga. Pero yun nga, malaki talagang advantage. Lalo na pag... Ang Dota kasi, isang magandang gagawin or isang pangit lang na gagawin, makakabaliktad ng laro talaga yan. Tama. I agree din sa'yo. So, ayan na, nakikita naman natin na kanina lamang yung Entity, no? Pero ngayon, balik na naman sa Into the Breach. Although, not that much, but still, no? Nakuha nila yung gold lead sa ngayon. Yung inabangan kong item ni Odi para din na siya mag-allow. Tsaka siya mag-vice. O, yun, sakto, mag-vice nga. May dagger na siya, eh. BKB, para kahit siya mismo, pag nagka-vice siya, blinking hex niya yung Draw Ranger, kayang-kaya niya patayin mag-isen. Kaya. Masakit ng first kill niyang OD. Oo, grabe yung Arcane Orb niyan eh. Yeah, but we'll see if there will be another clash. Primal split is up. Actually, all of their ultimates is up for both teams. Tignan natin kung ano mangyari. Ah, ganun. Okay, sakto din to. Para pag pinap niya yung third niya eh, hindi basta-basta nagpa-proc din yung yung passive ng tropang Entity. I'm going for dagger na rin siya, 500 gold away. Pero, they will get the tier 2 bottom tower. At yun na nga, in terms of pushing towers, lamang talaga. Medyo nasa lamang na side talaga yung Into the Breach dito. But again, ay wala pa. Medyo matagal pa tong Roshan if ever. Kasi, kakakuha lang pala. Butterfly, so kahit paano, pwede mag-miss yung Udi sa kanya. Kaso, mag-MKB pa yata Stark. Tingin ko, hindi na kahit basher na lang yata eh. Basher for Slark? Oo. Maganda. Kahit di na siya mag-MKB yata, okay lang. Kahit na may butterfly yung draw. I think
MKB is still a good item. Syempre, nakadepende ang problemahan. Oh, but butterfly pa rin kasi talaga. And especially, yung draw next item choice dito is Skadi. So, may miss lang. Na nga. Oh, diba? Stats pa. Kunat. Magiging maunat pa talaga. So, ito pa lang pala item na start. Si Skadi siya. Skadi. Kala ko Skadi na siya. Medyo matagal-tagal pa yung Skadi na itong Slurp. Hindi rin pala siya ganun. Kaya kasing yaman niya lang pala yung Tiny. Sadyang mayaman lang pala talaga. O malayo lang talaga yung gap nila, gap ng draw tsaka OD sa kanila. Malayo yung gap ng OD tsaka Tiny. Silang dalawa sa mid lane. Hindi naman naman ang yaman 6K. Ng OD So, the approach would be maybe just to get their item timings muna for now, or maybe wait for the next throw. I think that is the best malalaman naman na mamaya na yan, 19 seconds kung magiging fast spawn ba o slow spawn yung Russian natin. Ready naman yung entity kasi meron na silang visions, but same goes with into the breach. Kaya tinatry na nalang ikunin tong tier 2 middle tower asap para makalis na sila sa may mid. And Tiny naman yan eh. Yung Tiny, oh. Ay, napapakpak. Wala. Hindi na i-de-def. O, hindi na mag-a-attempt yung entity na i-def pa yung mid-tower nila. Kasi alam nila na, syempre, Tiny lang mag-isa na nag-hit. Pero alam nila yung apat na heroes naka-position na sa likod. So, they'll just... 1 minute and 50 seconds. Medyo matagal. Pero smoke of deceit for the side of ITB and entity. Makakaramdam ba kayo? Ayun ang imong tanong. Okay, but Roshan, meron namang ano, pa-delay pa si Rosh. Nagtago-tago ano, ikot-ikot lang. By Sarah G. Oo, anong plano ng ITB dito? May 3 heroes pa na nakasmoke. Makikuli ba lang si Toby? Ito si Toby, maganda tong aim nila eh. Kasi, syempre, pag na-burst down nila tong ano, yung Brewmaster before makakapag-primal split, medyo mahihirapan yung entity sa clash. Possible kasi na with this dagger, nawak niya before pa mag-BKB yung Drew Ranger, paliparin niya na at wala nang magawa sa teamfight eh. Kaya okay din, napapatay talaga nila yung Brewmaster. Pero speaking of Brewmaster, di ko pa siya naramdaman recently ah. Uy! Bilis ah! Biglang patay agad si Katami ah. Pero yun na nga, primal split will be committed to save himself. Akala niya yung ano. Siguro akala niyang go ba sila or pang save lang ba yun sa sarili niya? Malayo din kasi yung ano, tingin ko pang save lang sa sarili kasi malayo yung OD tsaka Slurk eh. So hindi ideal na mag-take ng team fight o umasim ng ganun-ganun. Pero syempre, speaking of masim, feel ko magiging masim yung ITB dito. Especially, they know na wala ng primal split yung Brewmaster. Mm-hmm. And Roshan is up in 17 seconds. And I think ITB has the upper hand here because of that primal split use. But we'll see. Kung syempre, di naman natin malalaman yan hanggat hindi nag-clash eh. Kung sino talaga ang lalamang, pero makikita ata nila yung kuya mong immersion. Yep. There is the 4 stop out though, pero bounce in si Watson. Kaso hindi na sila magko-commit kasi medyo mahirap na. Medyo malayo na kasi yung ITB doon at nakapag-high ground na sila sa may jungle. So, better na lang safe kasi sa maubos pa kayo at yung magiging rason na pagkatalo. Going for BKB itong Slarkerino. Pero ito, Aegis, Roshan nag-spawn na. And parehas may vision dito yung teams natin. So ito, mukhang pabilisan at paganda ng execution to. Unang ally. Pero there we go. There's the pound silence. Kaso mapapatago yung kuya mong Slark. But there's the blink in and the avalanche sharpshooter will be used. Kaso si immersion ata yung medyo mababa yung buhay. Kaso nga lang, the trend protector will die first. But it's okay because he got the buyback. Matatamaan pa nga ng bushwhack si Toby dito. And Toby will die but he does have a buyback too. Shibe will commit his BKB. Maulin nila yung Rubik and Rubik will die. So it's 4v5 pa rin kaso hindi pa doon natatapos. There's a blink in silence. Sobrang ganda naman ang silence ni Otaker doon. OD will die. Buyback na naman from OD. I'm dying medyo makunat kaso nga lang yung Slark. Si Shibe yung gustong pagtripan. Pounce at matatapos.
Nanatali naman si Shiba dito, but si Toby, ayan na nga po, blink in with the primal split. And I think mamamatay ba? Nice pulverize, but still, the... But still, Slark dito, he needs to run away. Hindi naman kasi siya yung gustong pumatay dito kay Otaker. But there's the buyback from the Primal Beast. We'll see kung mababatay ba si Watson dito and he will die. That's 3 heroes down for Entity. Naku po, make that 4 and maybe even 5 Stormer. He needs to back na. Uy, nagpa-farm pa rin. Oo, pwede pa rin siya mahuli dito ng Into the Breach. Pero ayun na, dun na naman nagsimula magkamali dito yung Into the Breach. At dun na natin nagsimula. Nagsimula maramdaman yung butterfly nung draw ranger. Hindi na tumatama ibang tira talaga sa kanya na Stark. And with that teamfight na napanalo ng Into the Breach, Free Roshan yung magiging alay o magiging premium nila. Tago na naman. Abot ba? Uy, dust? Kasi hindi na. Masyado na malalim daw. Nag-Roshan na yung mga kampi namin. Hayaan nyo na kami. So that was double buyback for both teams. Pero eto na nga, no, ITB yung makakakuha ng Aegis and Cheese dito for their mid and carry. And by the way, that Roshan kill is brought to us by Vortex. So you're for your next PC upgrade, go Vortex. Mm-hmm. So tignan na naman natin kung ano na ang gagawin dito ng Into the Breach with the Aegis na may hawak sila. Tingin ko mas okay na i-clear muna nila lahat ng outer towers. Eh, lalong-lalong na naka-pressure pa naman yung top nila. Parang safety lang, di ba? Para madali sila makapag-mega kung magkaroon sila ng teamfight tapos manalo sila, buhay pa yung draw ranger or kahit sinong pwede mag-push sa kanila, eh makakapag-push sila ng mega agad, mabilis-bilis. Pero kanina, yung game natin, 50-50 lang, ngayon makikita na talaga natin kung sino yung lamang, no? Which is Into the Breach nga yung lamang dito. And they will try and maybe go for the tier 3 tower, go sa barracks, bottom barracks ng entity dito. Because they know that they have the advantage. They have the Aegis, they have the Cheese. Lahat din ang skills nila available. So wala silang dapat kabahan dito sa may side ng entity. Kailangan lang nila all the... I mean, kailangan lang nila mag-ingat pero mukhang balak, walang balak gawin yung Into the Breach dun sa sinabi mo at LB. Mukhang balak nila hanapin yung Stark. Kaso mahirap kasi hanapin yung Stark eh. Ayun, may nakita sila zombie sa madaling araw. Pwede na si Fishman. Food trip na. Kahit position 5, okay lang. At least they killed somebody. At yun ang ayaw dapat. Dapat din nila ibibigay ng ganun-ganun lang eh. Kasi kahit sabihin natin pick off lang yun for the side of ITB, eh minus 1 din yun eh. Minus 1 power din yun dito sa side ng entity. Eh ngayon, 3 minutes pa. Paano kaya lalabanan to ng Into the Breach? I mean, ng entity. And yun, Into the Breach, kinukuha na nga muna nila yung tier 2 top tower. Nakaka-push lang. And now, one team fight na magkamali dito yung entity. I think that will be it. Kasi walang buyback yung draw, walang buyback yung Outworld Devourer nila eh. Pwede silang ma-mega ng isang pikitan lang. Yes, sir. Kaya nga nagiging maingat sila. Pero, uy, tingnan mo naman. From 49 kanina, to 51, 50-50. Ngayon, 8% na lang yung win probability ng entity dito. So, sa 8% na yun, Sir Mike, anong sa tingin mo yung dapat gawin ng entity para makabawi sa next clash or makabawi sa game na to? Kailangan na dito mag-step up nung Stark kasi yung Stark na lang ang hindi ko nararamdaman eh. Although naabutan niya naman yung draw ranger sa likod kaso wala na eh. Nag-miss na ibang tira niya. And syempre yung hinihintay din natin na Vice nung OD. Tingin ko once na magkaroon na ng Vice yung OD at nakapanggulat sila, ayun yung possible maging comeback nila eh. Comeback potential. Kaso medyo matagal pa eh. Vice talaga, kailangan nilang makapag minus 1 agad dito sa may side ng Into the Breach. Yes, but the problem is, nag-buyback nga si Stormer kanina. Ayun nga, kaya hindi siya basta-basta, no? Oo, hindi basta-basta ang makakuha ng naku, Site of Vice. Naku, ayan na, ganun. Sakit mo na, Tiny. Naka-daedalus na. Naka-daedalus na, Diyos ko Lord. Pag sinapakan yan. Di nga sasapukin eh. Babatuin ka ng 2x2 eh. So, tingnan natin kung may chance pa ba makaka-comeback yung entity. They still have walang damage yung Stark ko. Stats lang. Tapos going for BKB pa lang, wala pa rin damage. Ang yaman-yaman na ng ano dito, ng Tiny at parang ano, kung sino may draw ranger, yun yung nanalo ah. Oo.
Tingnan mo naman yung ano, yung pagbato ng puno. Tsaka dapat parang dapat nasa tier, nasa dire ka. Kasi dire din kanina yung entity nung nanalo sila eh. Ngayon ba yun? Hmm. Dapat nasa ano? It's the pattern. Ah, it's the pattern pala eh. Pero, ayan, syempre, walang mag-gigi call muna. Kasi, oh, syempre, sabi nila, kahit hindi may porket, ages. Oh, tsaka hindi naman porket 8% yung sinabi ni Dota Plus eh. Who is Dota Plus? Sabi who is Dota Plus? Pero, wait lang, who is Ruby? Kasi mamamatay siya dito. But there's the buyback though. Shibay, pulverize. Kaso nga lang, mamamatay din yung andayang mabilisan lang. Two heroes dominated sa buyback. What, there's that very nice overgrowth. Slark will pop his BKB at maghahanap pa sila ng ibang papatayin. Primal split gagamitin. Kaso si Kidaro yung napagtripan ng Slark dito. And Kidaro will die. Kaso nga lang, nice patago to cancel the Tiny. Pero hindi pa doon natatapos. She's will be used at buhay na buhay pa yung Tiny natin. Otaker. Mapupulverize ni Rubik, but makapag-BKB. Naku po! Sino pa unang mamamatay? Trent will die without a buyback. Mahuhuli pa yung undying natin dito and undying will fall. One for one trade. Kaso nga lang, pounce out from Slark. Silence, but Otaker mahuhuli is the question. Hindi nakapag-TP out. It's a double kill for Stormstormer. Ito na yung sinasabi natin, comeback Israel. Kaso, anong masasabi mo? Ang daming buyback na kinimit doon ng entity, pero sobrang worth it naman kasi napatay nila, mga kailangan nila patayin dito sa may side ng Into the Breach. At may na-dieback din sa may side ng Into the Breach. That's gonna be Primal Beast. And with that teamfight, nakakuha na ng Vice yung si Stormstormer. So mas magiging mabilis na yung pick-up nila later on. And possible pa sila makakuha ng towers. Towers. Ayun. Yung kailangan nila. Grabe, sobrang timing nung ginawa nila doon kay Draw Ranger. Inayaan talaga nila kasi 3 seconds. So sige, iyaan nyo muna yan. Focus muna tayo sa iba. At still, naabutan pa rin nila. Also, very well played from ANTT doon, na kahit nag-buyback sila, okay lang. Boost lang. Kasi parang alam din nila, pag natalo sila doon, doon din yung end up eh. Magbabuyback din sila para depensahan yung second yung high grounds nila. So, why not buyback na at this point? Kasi dito, at least, may chance pa tayo makakuha ng mga heroes. Yes, mananalo pa sila sa Clash. At kaya nga, nanalo nga sila sa Clash. There we go. Binabasag na ng entity. Yung tier 3 tower dito, just a bushwhack to tagal. Delay things out. Tagal talaga, may living armor eh. Oo, pwede ka pang magsaing. Oo. Oh. Ayun na, ano balak nyo? Diba? Out na. Wala eh, wala silang pang push eh. Kailangan, mapwede yata, no? Mukhang kailangan mo na yata mag-meter hammer ni Odi. Para mabilis. Meteor Hammer, no? Ngayon ka pa mag-Meteor Hammer, 47 minutes na. Papalitan mo yung ano, yung hex ng Meteor Hammer. Pero, yun nga, speaking of OD, ang Refresher Orb, yung next item niya. So, tingin mo, ano bang papalitan dito? Kakainin niya yung Aghanim Scepter. Most likely. Kaya kahit ibaba niya muna yung Aether Lens. Diba? Para ano, sobrang tabagal siya sa may teamfight na hindi siya na mo problema sa may skills na ibabato dito ng Into the Breach. Then, possible na mapatay niya yung Draw Ranger pagka-uwi. Kaso may hex yung Tiny dito. There's a Slark. Pounce in. But ako po, sa likod na pulverize si Stormstormy dito. Patago to save him. But there's the overgrowth. Will be committed. Kaso free hit pa lang yung Slark, sir. Mamalalapitan niya ata yung Draw dito. Draw, they will walk the PKB and needs to run away. Kaso si Kidaro yung mahuhuli ng Slark dito. Kaso nga, mabubuhay pa ba? Is the question OP because that Fade Bolt will secure the kill and that's two heroes dead for ITB. Pero si Supreme, uy, hindi tinatantanan yung undying dito. Ang bilis naman yung damage nun. Pero again, Stormstormer for the save. Kanina pa to, ha? Kanina pa tong save ng OD, ha? Sa sarili niya palang kanina, eh. Pero uy, nag-gobble na ko. Medyo na mga problema na sila sa Slark. Medyo hindi na agad nila mapatay yung Slark dahil nagkaroon na nga ng stats with this is Kadi and Aghanim's. Ala, nung binanggit mo umipirit yung Drew, biglang nag-iba eh. Biglang di siya umipirit, takbo agad siya papalayo sa Stark eh, pero uy. Tsaka maganda din yung ginagawa ni Toby. Sino-zone out niya yung Draw. Pagka primal split niya, lumalapit siya agad sa Ranger. Tsaka nagkaroon na rin, parang naging split na rin talaga yung teamfight eh, na yung sila Kuya Matiny, tinatarget yung OD na na-delay sila dahil sa Astral Imprisonment while the rest of the gang tina-target is yung Slark.
Pero very well played from Stormstormer dito. Saving himself and saving his teammates. Ang laking bagay kasi yun eh. Na munti ka na kasi siyang mamatay, di ba? Siya yung inimuntay ni tsaka nung Primal. Pero ang nangyari pa, nabaliktad pa nila yun. And there we go. There's the five-man smoke from Entity. Sabi nila, ito na. Next team fight natin, makakapag-decide kung sino pwede mag-Roshan. Kasi mga nag-commit ng buyback. Naku! Ayun na, si Drew pa talaga yung nakita. There's the sight of Vice. There's the ultimate pulverize. At naku, kaso nga lang, yung damage din ng ITV. Siyempre, hindi din magpapatalo. Otakar makapag-BKB and Hurricane Pike. Pike out pa naman. Pero ayan na naman yung patago, mga sir. Si Shibay na naman ata yung unang mamamatay dito. There's the pounce and Shibay will die. But it's okay, he does have the buyback. Sight of Vice and Trend Protector will be the second one to die dito sa side ng ITB. And again, silang dalawa na naman yung namatay sa clash na to. Oo, sayang, napakaganda na sana ng start dun sa side ng Entity na with the stolen pulverize. Nandun na sana yung chance na mapatay nila yung Draw Ranger kasi yung damage na is not enough. And some of the hits talaga o normal attack ni Stork nagmi-miss with this butterfly. Kaya mukhang I take back what I said earlier. Kailangan mo talaga i-build yung MKB. Hindi basher. Ayun, sakto. MKB na siya. Pero, dami. Kung may MKB siya dun, patay nila yung Drew eh. Oh, pero ito ha. This is a big thing. Fourth Roshan. May Aghanims, may Refresher, may Aegis, may Cheese. At makukuha to ng Entity. Uy, nangangamoy comeback nga talaga. Yung sinasabi na 8% probability yung sabi mo kanina. Wala yan, Dota Plus. Divine, panapos. Uy. Lo, galit. Uy. Nagalit. Divine. Nagalit. Mabuburo yata yung ano dito. Support pag natamaan ng Tree Valley. Pero yung Aghanims ha, dito binigay kay Rubik. Ayaw ibigay yung ano. Yung Port Spirit kay Primal Beast. So, tingnan natin kung mananalo ba sa clash na to yung ITB because of that divine pick up from Tiny or tuluyan ba silang matalo kasi I feel like pag natalo pa rin sila sa next clash at maibigay nila yung divine kay Slark. Nako po. Asahan mo na. May, lalo na may MKB na yung Stark yun. Tatama na talaga yung palo niyan. Oy, alam nila na may tao dito because of that courier. Nag-pounce in. But Watson, wala siyang makikita. Parang makakait nga ata siguro si Watson dito. Uy! There we go. There's a pulverize and Aegis will be pots. Pero hindi pa doon natatapos. So mag-ingat-ingat sila. Divine Tiny yan, boss. Mahuhuli nila si Immersion sa may likod. But that's down. But he has a buyback though. And by BKB from Watson, Shibay will BKB and takbo lang papalayo. Pero si Supreme, ayan na nga yung Divine. Tree Volley. But I guess wala pa namang mamamatay sa ngayon. Kaso nga lang, mahuhuli na si Shibay. Yun lang, pinulverize, ginamitan ng sariling skill. He does have the buyback though, pero mag-out na yung tatlong heroes ng ITB. Kaso nga lang, may natago pa. Tiny! Kaso si Tiny nagpapaliktad yan, boss. Tree volley from the Tiny, turning things around. Toby needs to run away, pero paano ka makakatakbo kung nakakaslowed ka na? Pulverize from Shibay dito, Stormstormer, patago sa sarili. Hoping na makapag-blink out, pero walang ganon because the toss from the Tiny, it's a double kill for Tiny. That's 4 heroes down for Entity and Tiny proving them that divine pickup was a really good item choice. Hindi basta-basta kala nila nakakuha na sila ng malaking isda. Oy guys, na auto position yung Tiny kasi din nila in-expect yung Tree Valley na dun sila mabubura. Yung Stark na nag-change target, ayun, nilamon yung Tree Valley. 4 heroes down and na-force pa yung buyback ngayon ng OD in order to defend this high ground. High ground attempt, nagagawin na ng Into the Breach. Naku, uy. Oh, nagbotuan. Palakasan ng Tree Valley. Oh, ayan, sinasapak ng puno. Katami with the lift, trying to run away. At mabubuhay naman siya. Kaso, uy, nako, ito ang ayaw mo. Pag may divine ka, wag na wag kang masyadong maging kampante. Oo. Maganda lang yung naging turn of events kanina na humarap sa'yo yung heroes ng Into the Breach. Kaya with those Tree Valleys, no, with that Tree Valleys, naubos mo sila. Tsaka good decision. Actually,
nagiging problema din kasi ng Tiny dito pag nag-3 volley siya is yung astral imprisonment. At alam na ginagamit na kasi ni Storm Surmer yun defensive. So kanina kahit kaharap niya si OD, kahit kaharap niya si Slark, kampante siyang maggumamit ng ganun kasi wala siyang alam niyang walang pang-cancel sa kanya. Tsaka I think that time ay niya 'yung pangalawang usage niya eh. Na cooldown talaga yung Astral Imprisonment. Wala, nag-change target talaga yung Stark. Sabi niya, okay, wag muna natin pansinin yung Draw Ranger. Kasi yung Draw Ranger, parang hindi na ganun ramdam eh. Na parang natatank na talaga ng entity yung damage ng draw eh. Yung Tiny na ang kalaban ngayon. Pag nakuha itong Tiny. Pero, ayan o, tingnan mo. Alam na alam ng ITB. That again, they have the advantage. Pero of course, we will never know. Kasi nga kanina, sila yung sobrang lamang pero nabaliktag ng entity. Mm-hmm. So, syempre, nagiging maingat pa rin yung both teams dito. Yes. But there's the smoke play from entity. It's a 5-man smoke. At may madadali ba sila is the question. Na-break yung smoke. Okay. Alam ng ITB na nag-smoke yung entity dito. But they have the high ground advantage. So if ever man napupunta sa mid lane tong entity kitang-kita andiyan lahat ng heroes ng ng Into the Breach diyan. Hindi niya tinuloy yung refresher si OD. Nag-octa rin na lang siya. Well, mas okay para mas mabilis yung cooldown ng skills niya, yung Astral Imprisonment niya to be specific. Pero of course, Into the Breach, they want to take this tier 3 tower. Fortification will be used though, kaso di alam. Ayan, kitang-kita sa ward na nasa likod ka. So, Slark will just pounce out kasi ramdam niya. I mean, alam naman talaga niya na warded. From that moment na nawala yung dance niya, auto-out eh. Auto-pounce out. Hirap lang din kasi ngayon may aga kanina. Well, may aga names yung trend kaya may libre silang wards sa mga punuan. So, entity dito, they're just staying sa may base nila. Ayaw na nilang mamatay. Nag-wait na lang sila kasi yun din naman gagawin ng ITB eh. Magpo-push din naman talaga yan. Tsaka mahirap tumimpay talaga lalo na yung Tiny. Isang 3 volley ka lang ulit mabubura ka. Pero ito, nagtataka ako sa network ng Tiny. Kahit na sabi mo may Divine, hindi siya ganun ka layo yung network. Pag usually mga ganyan, ikaw na yung top eh. Mayaman din kasi yung core ng entity. Kaya kahit ganun, goods wala lang. Diba? Tingnan mo naman, kahit may Divine, 2 kay Godly lang. Pero ayun, speaking of Divine, ayun lang! Dalawang 3 volley lang, dalawang puno lang. But it's a buyback from Undying. And again, na-force out nila yung buyback ng entity dito. Na wrong turn yung Undying dun ah. Nadapa bigla sa booby trap ng Tiny. Pero again, Stormer, patago save lang from that bushwhack and tree volley combo. Pero hindi na... Uy! Bumiblingin si Toby! Wala naman, blinkin, takbo lang pala. Pero may mahuhuli ba ng rock throw? Okay. They're both fine. Kaso mahi-hex nila si Shibay dito, pounce, but walang tatama ng pounce. BKB will be committed by Watson, and there we go, 3 volley again, and he needs to pounce out, my friend, cause masakit yan pag sinalo mo yung lahat ng puno ng Tiny. Nakaramdam agad siya, auto-pounce siya, nung unang tama pa lang ng 3 volley sa kanya eh. Alam niyong masakit eh, mapipilitan yata mag-i-indisk sa side ng entity ah. Syempre, naramdaman na nila kanina yung sakit eh. Naubos nga sila sa clash. So, of course, pag nakita nilang nag-3-volley, tamang okay, takbo na, back na, tama na, wag muna. Kailangan dito makahanap ng window of opportunity yung entity. Kasi, hindi yan eh. Pag naging consistent lang Into the Breach na hugot-hugot lang, mataas din chance na matatake na nila yung game na to. Yes. Kaya kailangan lang talaga wag mamatay yung Tiny. Wag maagaw yung Divine kasi pag naagaw yung Divine mag-iba kwento. Dapat lang usapang Divine. Syempre pag na-drop mo yan lalo na ngayon nga may Divine sila pero medyo hirap pa rin sila mag-high ground.
Oh, paano pa kaya pag nawala? O kaya napunta sa Stark. Naku. Kahit may BKB yung Draw Ranger, sasaksakin niya yan ng Divine. That's true, but I think both teams dito, hahanapin ba ni Slark si Kidaro? He will try to kill, and there we go, there's a site of Vice. Baited. Ultimate will be committed by Stormstormer as well, but it's a buyback. Okay, buyback, siguro iniisip nila, ay malapit na yung Roshan. Kailangan na tayo ng limang hero dito. Oh, well, they are right about it, kasi, you know, less than 50 seconds, mag-spawn na yung Roshan natin. So, we'll see kung kanino kaya ang Aegis at sino kaya ang mananalo sa next clash na to. Kasi this is a 60-minute game. Yes. Uy, yung tier 5 neutral items, pwedeng-pwede na lumabas. Ayun, Book of the Dead. Uy. Forced Boots. Ay, wala pala hindi yan. Forced Boots lang pala. Balista, balista. Para sa attack speed, True Ranger. O kaya kahit Apex na lang. Apex, maganda. Pero oo, maganda yung Apex kay Slark din, no? Oo. Pag nakakuha sila dito. Para sa stat din talaga. Makukuha yun. Ayun, speaking, grabe. Di lang angil. Nakakuha nga yung Apex ni Slark. Okay, sige. Ayan na. So this is additional 75 stats. Stats overall. Okay. So, this would be an interesting clash next next clash, and parang Roche, feel ko makukuha at makikita ata natin yung clash na may Roche Pit siguro kasi Roshan is already up. Or malapit, or basta malapit sa Roche Pit talaga yung mangyayaring team fight. Pero guys, kumpletuin nyo muna yung neutral items nyo para safety lang. Kaso wala, di muna magkukompleto, go-go daw ata eh, Stormstormer. Okay, grabe, tamang takbo. Inaarangan talaga kung saan pwede duman. Ay, nagpe-play na sila dito sa may top river. Kasi nga, alam nila, na-up na yung RS. Stigian de, so. Most likely, kung sino yung makakuha, kung sino yung makakuha ng Roshan, sila yung mananalo eh. Stigian, sa kanya nga talaga. Grabe, going for the second Divine. Sakit na ka-Stigian de, so tas Divine. Mawawala armor mo dyan. Uy, magre-refresher si Slark. Siguro, para no, replenish lot. BKB, yung charges nung pounds, yung ultimate niya, tsaka yung shard niya. So, tingin ko okay lang naman. Kailangan niya lang naman kasi ang problema niya na lang once na ganun, yung shard na lang talaga ng tiny. I mean, yung agrims na lang talaga ng tiny. Pirate hat. Ayun, X-Masher. Ayun yung pwede ko i-OD para double yung, I mean, triple yung kanyang vice. Site of Vice, pero ayun, speaking of Site of Vice, si Hoodwink yung matatamaan ng Site of Vice dito, kaso nga lang BKB pop from Supreme, tiny, as well as Watson, yung Tiny, naku po, Leon, naku, na-drop yung drone, na-drop yung Divine dito, makukuha ni Slark, oh my gosh, but Shiba, he needs to run away, kaso nga lang, sobrang sakit ng Slark dito, nice bushwalk from Immersion, my gosh, will Slark die, is the question, ayun na naman yung patago, pero parang mamamatay nga ata, siguro si Slark dito, is a double kill for Watson, kaso nga lang, makukuha ni Trend Protect yung Divine, kahit sino nang malapit, yun na lang ra-right click. But I think Otaker, maybe he will die, maybe he will not. He is very low. He will try to kill this Rubik. Kaso nga lang, Sharpshooter will secure the kill. Two heroes down for ITB. It's a buyback actually for the Draw Ranger. Rubik, meron ba siyang buyback dito? Pero hindi pa ata i-commit si Stormstormer again and again with the Astral Imprisonment. But Aegis will be popped. Kaso nga lang, na-hex yung Trend Protector natin dito. Ito mga sir, and he will die without the buyback. That's three heroes dead for ITB. Without buybacks, it's a 3 versus... Okay, 3 versus 3 naman. Nagka-buyback na, nagka-gold na. Kaso, Ate Joyce o Ate LB, may Aegis na makukuha dito yung side ng entity. So, hindi basta-basta malalaglang yung Divine next. Sobrang okay, di talaga nag-hesitate mag-buyback itong side ng entity. Sinusulit talaga nila. Parang OG 2018 ah. Gagamitin yung buyback para makambak yung game. Sobrang ganda na sana ng pagkakaturnaround with that bushwalk na nalaglag ulit yung Divine kay Stark. Kaso yung Draw Ranger, hindi na siya ganun ka-OP katulad kanina.
tingnan mo naman yung Slark nakakuha ng Divine. Tapos, syempre, sa kanya yung Aegis, obviously. Mm. Kasi, di ba, dalawa buhay oh, niyan. Kailangan. Nasa kanya yung Divine eh. Oh, pero eto na nga, Stormer with the BKB and Blink in. Shibe with the Pulverize, co-commit na. Kaso nga lang, yung Slark, mag-free hit ba? Is the question, pounce in. And si Draw, yung kahuli, nag-bash pa nga. Naku po, Bushwa. Kaso nga lang, nothing GG can save the Draw Ranger. Double kill for Watson. Ang sakit na. And there we go. It's five heroes dead. Hoodwink lang yung merong buyback dito. 28 seconds on the clock para mag... mabuhay yung Tiny. Kaso nga lang, yung titi dito, sabi nila, tama na. Tapusin na natin. 2-0 na to. Pero oh, we'll see kung maaantay pa ba. Aabot pa ba yung Tiny? Is the question. Kaso wala, ang sakit na ng right click damage dito ng entity. Tingnan mo naman. Oh. Kaso wala silang creeps. Wala silang creeps, sir. Pero it's okay because their damage is enough para sa backdoor protection. And look at that. Wala na ata to. They will try and defend it, but they couldn't. And it was a very nice comeback from Entity. Grabe! Ang ganda ng laro. Oo, hindi nagpatalo basta-basta tong Entity na kahit inabot tayo ng 60 minutes game. Ginawa nilang lahat para ma-comeback yung game natin with those buybacks na utilize nila ng sobra and yung mga highlights ng dalawang support. Palumpalo. And dito naman sa may game number 2 yung pag-step up ng OD dun sa may kanyang Astral. Dun sila sobrang nabwisit eh, yung Into the Breach na patay na sana. Hindi pa. Kasi natatago at nakakapag-reposition pa. Grabe yung game na to. Yes. Yung mga Dota, gusto ko nalang panoorin. Ayoko na magsalita eh. Dahil nakita nga natin, di ba? Yung, yun nga, sabi mo, Astral Imprisonment. Kasi parang nakakadry kasi ng laro yun. Yung parang sasabihin mo, uy, eto, patay na to. Pero masisave pa pala bigla. Yung tipong 2% HP na lang. Kanina, 1%. Sobrang unti. Sobrang, as in, baka nga kahit ano, kahit yung Hellburst Mushroom pumalo dun, patay yun eh. Mm-hmm. Kaso natago pa talaga yung na-delay. Diyos akala ko, sabi nga natin kanina, ay, mahirap to for side of entity kasi wala na. Kahit yung Dota Plus, 8% na lang yung binibigay sa kanila. Pero syempre, they proved us wrong with that game. And ayun na nga, no, magtatapos yung series na to. 2-0 for the side of entity. Very well played for entity, especially Stormer. Mm-hmm. But of course, this is not yet the last series because meron pang ikakast si JB and Sir Mike. Tundra versus Nigma Galaxy. Yo. With the ATF addition sa may Nigma. Yun. So, wala na si Miracle due to health issues. But it's okay kasi makikita natin kung mag-workout ba yung laruan ni ATF later. Kasi si yung Tundra din yung isa sa pinakamalakas talaga na Western Europe. Of course, diba? TI champ. Oh, diba? Mm. So, we'll see. Titingnan natin yan later. There will just be a short break at magbabalik kami dito sa Kuya Next Page.